pages and radio stations including Bombo Radio Kawayan po. Iyan lamang po yung mga Pasko na gawa ko, po, pero hindi po yun yung designs na, design na ginawa ko po para sa Miss Universe candidate po. Okay. Binabanggit niyo po sir na parang korting, ay parang lion. Hindi ko po ma-imagine kung paano po ninyo ginawa po iyon sir. So, well, gaano po ba kahirap yung pag-design po nitong binabanggit po ninyong national costume po sa ngayon na ipinadala na po sa Amerika po, sir? Sir, yung costume po is medyo mahirap po siya gawin, pero sa tulong po ng mga kaibigan ko at saka yung co-designer ko po, nagawa naman po namin yun ng ayos sa 4 na araw lang po. Nagawa po namin yun. Ang bilis, sir. So for sir, mga ilan po kayong gumawa, sir? Siyempre, aside po sa inyo, binabanggit nyo na may mga kasama rin po kayo. Mga ilan po kayo, sir? Sir, 5 po kaming gumawa, sir. Oo. And then may 2 po kaming model and meron po kaming isang welder po, si Tito Eric po from Danamuangan Sur. Nagpatulong po kaming mag-welding dahil yung costume po is somehow meron po siyang back dress. Medyo manati po siya tingnan, sir, pero lightweight lang po yung costume. Opo. May picture kayo, sir, nitong ginawa po ninyo? Gusto ko pa sana, sir, pero ayon sa candidate po, hindi po daw po muna pwedeng ipunta. Sabagay, opo. Naiintindihan po namin. Pero, since parang may welder na binabanggit po kayo, ibig sabihin, talagang, kwan, hindi lamang po ito purely na mga tela. Ito pong ginamit po rito, may mga bakal rin po. Yes po, sir. Sa backdress po, gumamit po kami ng bakal, sir, para sa suporta nito. And so far, sir, may mga iba pa po bang mga ginamit po kayo? Like ito, mga beads? Or especially kung paano... Yes, sir. Yes po, gumamit po kami ng mga beads, mga iba't ibang klase po ng indigenous materials, gaya po ng abaca, mga wooden beads, mga coconut shells, ganun po. Oo. Yung lion, sir, paano po siya lapat doon sa damit na iyon, sir? Sir, bali po nag-sculpture po kami ng lion sa pamamagitan po ng styro cuttings po para maging 3D po siya ng figure ng lion, sir. Oo, so siguro, yan na lang po siguro yung isa sa mga antabayanan po natin dun sa Miss Universe, no, sir? Ito pong design po ninyo since meron na po kami initial na knowledge about po dun sa details nitong design na ito. Pero, sir, so far, aside dun sa binigay po sa inyong design, meron po ba kayong personal na inspirasyon dun sa... ginawa po ninyong damit po sa ngayon para doon sa isang kandidata po ng Miss Universe? Sir, bali po yung inspiration ko po doon, sir, is yun nga po, yung culture po ng mismong country na ginawan ko po and kung ano po yung mga tradition po nila at binis ko po yun sa tradition nila, yung costume po sa katawan and kung ano po yung may papakita nila sa kanilang country. Oo. And yung costume po ginawa ng pagtutulungan ng aking mga kaibigan. Mm-mm. At yun. Oo. Okay. Well, may dagdag ko na lang din since ito nga po parang napakalaking kwan rin, no? Parang pribilehyo, even kami nagiging proud dito sa inyo pong nagampanan po ngayon sa Miss Universe. So sa part po ninyo, sir, personally as a designer, ano po yung reaction po ninyo nung nalaman po ninyo or di naman kayo na-receive po ninyo yung isang mensahe mula sa isang Miss Universe candidate na nagpapagawa nga po ng kanyang kumbaga yung kanyang national costume po sa inyo. Ano po yung first na naging reaction po ninyo regarding po rito, sir? Siyempre po, ang first na naging reaction ko po is masaya po at saka nagulat. Mm-hmm. Dahil pangarap ko talaga yung gawa ko po is makarating sa
international stage. Pinapangarap ko lang po noon na yung dumating makarating sa Binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines. Mm-hmm. Pero iba po yung Panginoon. Binigyan niyo po ako ng opportunity para ipakita po yung creation ko, hindi lamang po dito sa ibang bansa, kung hindi lang po dito sa ating bansa, kundi internationally po. Mm-hmm. At nagulat din po ako dahil sa dami-dami po ng designers na magagaling sa ating bansa at sa ibang bansa, ako po yung napili nung Miss Universe candidate. Oo. Na gumawa ng kanyang cosplay. Opo. Even po kami ay nagiging proud din po dito sa ganitong kinalabasan po nitong mga ipinost po ninyo sa social media. Curious lang po ako, sir, aside dito sa Miss Universe candidate na ito, meron na po ba kayong iba pang mga kumbaga yung mga pageant rin po na ginawan rin po ng kanila pong mga damit? Yes po, sir. Recently po ng Miss Universe Philippines po, gumawa po ako ng isang casual wear ng isang candidate po, si Miss Sigrid Grace Flores po ng Catanduanes. Oo. And then nung years Binibining Pilipinas din po, gumawa po ako ng headdress para sa isang candidate po sa kanyang national costume, si Binibining Nueva Ecija po, si Dr. Ruth Kin. Mm-hmm. And looking forward po ako sa iba pa pong pageants po na pwede kong gawan. Mm-hmm. So marami na rin po kayong nagawan pala, no, sir? Pero, well, doon sa kwan po ninyo, sir, dito sa ganitong klase ng trabaho po ninyo or passion po ninyo kung maituturing na rin, kailan po kayo nagkaroon ng interest at paano po kayo nagkaroon po ng interest ng sa ganitong klase ng kwan po, sir, ng kumbagay talento po? Sir, bali po ang aking ina, isa pong mananahi. Mm-hmm. And then since bata po ako, napapanood ko na po siyang magtahi, sir. Oh. And then, nagkaroon po ako ng interest dahil yung mother ko po, masayang ginagawa yung mga tahi niya, and then naengganyo po ako, nagpatuto, hanggang sa natuto na rin na gumawa ng mga iba't ibang klaseng damit. Mm-hmm. And then yun po, nagkaroon po ako ng interest from junior high school po, senior high school, and hanggang ngayon sa college po, kumuha po ako ng kursong connected po sa fashion designing po para ma-pursue ko po yung pangarap ko. Mm-hmm. Well, aside po dito sa pagpapadala or din naman kayo yung tatampok ng inyo pong mga gawa sa mga iba't ibang mga competition, ito pong pageant, ano po yung iba pa po ninyong pangarap regarding po dito sa ginagawa po ninyo po ngayon, ito pong pag-design po, sir? Bukod po sa sa pangarap kong maging fashion designer, hindi naman po pangarap kundi yung iba po pa pong pangarap na magkaroon po kami ng sariling bahay, magkaroon po kami ng sariling lupa dahil kami lang po ay nagbo-boarding lamang po. And then of course po makatapos po ng pag-aaral, sana po makatapos ako ng pag-aaral. Mm-hmm. And then sana po, ayun po, maging successful po ako. Yun po ang pangarap ko. Okay, so well inspired po kami, no, dito sa kwento po ninyo sa ngayon po sa amin, sir, yung mensahe niyo na lamang po siguro doon sa ating mga kababayang mga nakikinig po sa ngayon, no, especially yung atin pong mga kwan po, ito pong mga kabataan po sa ngayon, may kaugnayan po doon sa pagkamit po nila doon sa kanilang mga pangarap po.